Hello mga langga! Welcome back to Sanjay Vlog at your service. So for today's vlog, ang share ko naman sa inyo ay ano ba yung mga dapat nyong dalhin pag kayo po ay papunta na dito sa Taiwan. So congratulations kasi napagdaanan mo na or nalampasan mo na lahat ng mga pagsubok, yung pagod, yung stress sa pag-a-apply, yung sakit sa bulsa kasi hindi na alam kung saan kukuha ng pangpamasahe. And congratulations sa'yo kasi nga naipas mo na lahat ng pagsubok at ngayon ikaw ay papunta na dito sa Taiwan. So ano-ano ba yung mga kailangan mong dalhin pag papunta na dito sa Taiwan? So, syempre, ang unang-unang kailangan yung dalhin dito sa Taiwan ay ang inyong pangarap. So, alam naman natin na kung bakit ka nag-abroad, kung bakit ka nagpunta ng Taiwan ay para sa pangarap, para sa pamilya. So, kung ano yung rason kung bakit ka nag-abroad, ayun po yung unang-unang dadalhin mo para kahit anong bagyo ng pagsubok ay hinding-hindi kayo susuko, lalo na pag tinamaan kayo, ang unang-unang kalaban natin ay ang homesick. Na pag kayo po ay na-homesick, kailangan po nating i-control ang ating emosyon para sa pangarap. So, yun po ang unang-una yung dalhin kung ano ba yung rason nyo kung bakit kayo nag-abroad. At syempre, samahan mo na rin yung rason na yon ng sandamakmak na pasensya, sandamakmak na mahabang pasensya dahil iyon po ay kailangan nyo, lalo na pag caretaker po ang inyong inaplayan dahil ang iba na mga alaga natin dito ay matitigas ang ulo at syempre matatanda na. So, yung iba bumabalik sa pagkabata. So, kailangan po nating ipunin or magbaon ng sandamakmak na pasensya. Siyempre, magdala rin po kayo ng sapat na damit. Siyempre, magkwa-quarantine pa po kasi kayo dito pagdating nyo dito sa Taiwan. And ang alam ko, hindi po pwedeng maglaba sa hotel na pagkwa-quarantine nyo. Pero siyempre, may mga ibang mga Pilipino na masyadong madidiskarte at nakikita ko sa TikTok na nakakapaglaba sila kahit nasa hotel sila. Pero mas maganda pa rin po na may dala kayong sapat na damit para at least hindi naman kayo laban ng laba. And pangatlo, magdadala rin po dapat kayo ng pang personal use nyo na pang hygiene nyo. Skincare, yung pang skincare nyo, shampoo, sabon, toothpaste, toothbrush, o kung ano pa, deodorant, o kung ano pa yan na pinapahid nyo sa inyong katawan. Syempre, hindi naman po kasi kayo agad-agad magsasahod at hindi rin kayo agad-agad makakalabas. So, mas maganda po na magdala na kayo ng pang-personal use nyo, mga napkin, panty liner, mga ganyan, lalo na sa ating mga babae, for at least 1 to 2 months na abasto nyo kasi nga po hindi po kayo agad-agad makakalabas. Dahil na ngayon din is may marami pa rin nakalock dorm dito. And kaming mga caretaker naman is mga nakakancel po ang aming day off. So hindi po kami agad-agad makakalabas dahil nga sa pandemic. Apat, magdala rin po kayo ng inyong mga pamahid. Ano ba yung mga pamahid na yan? Siyempre, alam mo dito sa Taiwan or kahit saang bansa, ang maiipon po talaga natin bukod sa resibo ay sakit ng katawan. Joke lang. Pero siyempre, legit yon, sakit talaga ng katawan dahil nga sa pagtatrabaho, sa pag-overtime, sa trabaho, mga ganyan. So, kailangan po natin magdala ng mga pamahid like efficacent oil, pau, liniment, Vicks, Katinko, kung ano pang gusto nyo, or white, ano ba yun? White oil, ano ba yun? Basta yun. O yun, magdala po kayo ng ganun para in case man na sumakit ang inyong puson, sumakit ang inyong likod, sumakit ang inyong bulsa. Pag bulsa po ang sumakit, hindi ko na alam kung anong mareremedyohan yan, kung anong gamot niyan. So ayun po, magdala po kayo ng inyong pamahid. And magdala rin po kayo ng mga gamot. Kailangan po natin ng mga gamot, for example, biogesic, pangsakit ng ulo, pangsakit ng tiyan, ano pa ba, kung ano pang sakit niyan.
Kung kayo po ay may mga maintenance, yan, kailangan po nating magbaon kasi hindi po agad-agad tayo makakalabas. And syempre, pag kayo po ay may maintenance, magbaon po kayo. Tapos, pagka pwede na kayong lumabas, magpa-check up po kayo para maresetahan po kayo ng panibagong gamot na available dito sa Taiwan. Yun po, kasi mura lang naman po ang magpa-check up dito. Siyempre, magdala rin po kayo ng mga vitamins, multivitamins, vitamin C na pinaka-importante ngayon, pampalakas ng resistensya. And magdala rin po kayo ng mask. Kasi nga, hindi pa rin po pwede dito na lumabas ng walang mask. And kahit na walang pandemic, so kailangan na nating mag-mask. Kasi nga, hindi naman natin nakikita ang virus sa mga paligid natin. Kasi yung iba hindi po libre ng mask, so magbaon po kayo kahit 1 box para may reserba po kayo pag lumalabas kayo, pag pumapasok kayo ng trabaho, lalo na pagka factory worker po ang inyong inapplyan, kailangan nyo pong mag-mask sa inyong trabaho, tapos kung saan-saan kayo pupunta, kailangan nyo mag-mask. Eh kami naman pong mga caretaker dito kasi sa Taiwan, pag kami po ay nasa bahay lang, okay lang na hindi mag-mask as long as wala po kaming kasamang positive. Pero syempre, pag may kasama naman kaming positive, kailangan naming humiwalay. Yun nga lang, pag kailangan po naming lumabas, yun po, magmamask kami. Pang-pito ng inyong dadalhin po dito sa Taiwan ay pagkain. Dahil nga po, syempre, maka-quarantine pa po kayo. And although, libre naman po yung almusal, tanghalian at gabihan nyo sa quarantine, sa hotel. Pero syempre, pagka nag-crave kayo or nagutom kayo, may pantawid gutom po kayo. So, kailangan nyo pong magdala ng mga biskuit, especially pag coffee lover po kayo, magdala po kayo ng mga nakapak na mga kape and yung mga biskuit na sky flakes, mga ganon. And kung kasya naman sa inyong maleta, pwede naman din kayo magdala ng cup noodles. And kung ano pa yung pwede nyong dalhin na maninipis lang para magkasya sa inyong maleta. And take note, ang mga gamot, ang mga pamahid nyo na sinabi ko kanina, maging yung mga pagkain, hindi nyo po ito i-hand carry. Kailangan po ilagay nyo ito sa inyong mismong maleta. And ang ginawa ko po noon, yung mga pamahid ko is binalot ko siya sa tape na kulay brown para hindi po siya makita. And binalot ko ulit siya sa damit. Ganon din po ang ginawa ko sa mga gamot. Sa mga pagkain, okay lang naman basta nasa maleta. And huwag po kayo magdadala ng mga karne dito. Bawal po yun. Yung mga karne, basta mga pork na ano, bawal po yun. Magmumulta po kayo pag nakita po yun sa inyong maleta. So, ang dalhin nyo lang yung mga safe lang, yung mga biskuit lang, yung mga cup noodles, na chicken, mas maganda pag chicken, kasi beef nga, bawal yung mga ganon. And magdala rin po kayo yun ngayon sa kape. So, mas maganda pag nakasashay yung dadalhin nyo para mas madaling ikamada sa inyong pang-8 dadalhin nyo po dito sa Taiwan pag kayo po ay paalis na ay ang inyong mga documents. Huwag nyo pong kakalimutan ang inyong mga documents kasi nga minsan kinakailangan po natin dito lalo na pag magpapamedical po tayo. Kailangan ng mga 2x2 picture, ganon. So, mas maganda po na may dala rin kayong mga IDs nyo sa Pilipinas, mga picture na 1x1, 2x2, yung mga ganyan. Tapos yung mga PSA, NBI nyo. Kasi malay nyo naman, diba, makapag-cross country kayo. So, hindi nyo na kailangan mag-request sa Pilipinas or hindi nyo na kailangan magpa-LBC or magpa-padala pa dito sa Taiwan kasi nga meron na kayong kopya. So, mas maganda po na dalihin nyo lahat ng mga importanteng mga documents nyo. Mas maganda na hawak nyo yan para in case na kailangan, hindi na kayo mag-iisip, hindi na kayo ma-stress kasi mismong hawak nyo na yung inyong document. Ang pang-siyam naman na dadalhin nyo dito sa Taiwan, last na po ito, ay ang inyong pocket money. Bakit po kailangan may pocket money at least kahit 1,000 NT lang po? So, magpapalit na lang po kayo. Kasi ang ginawa ko noon, nagpapalit po ako ng 2,000 pesos. Tapos, napapalit ko siya ng 1,000 NT. Pero hindi po ako sa airport kasi nagpapalit. Sa tao lang ako nagpapalit. So, yung ano niya, yung rate niya mas mataas. Pero hindi ko rin sure eh. Ang alam ko, same lang naman sa airport. So, mas maganda po may pocket money kayo. At least, kahit 1,000 or above, kung meron kayo,
para pag in case na may kinailangan kayong bilhin or may mga nakalimutan kayo, may pambili po kayo. Mas maganda po na ready po tayo sa laban. Nga, syempre, mas maganda naman po na may extra tayo kasi nga hindi naman natin alam yung kapalaran natin dito sa ibang bansa. And yun lamang po ang inyong dadalhin. Or kung may mga hindi pa ako nadagdag, eh, kailangan nyo na lang pong isipin yan, no? Isipin nyo maigi para hindi po kayo ma-stress pagdating nyo dito na nakalimutan nyo yung ganito, yung ganyan. And also, wag po natin sanang mag-exceed sa maleta, sa hand carry, at saka sa maleta. So, kung makikita nyo po yung inyong ticket, nakalagay po doon kung ilang kilos lang yung pwede sa hand carry, at yung ilang pwedeng kilos lang sa maleta. So, pwedeng po nating sundin. Dapat yon dahil nga pag nag-exceed po tayo, it's either iiwan natin sa airport o magdadala ay magbabayad tayo. So, mas maganda na rin yung eksakto para hindi na po tayo maaberya or hindi na tayo magbukas-bukas pa, magbawas-bawas pa doon sa airport. And mas maganda na rin pong agahan nyo kasi nga, syempre, kailangan nyo pang i-check-in yung inyong mga bagahe. Kasi nung ako noon eh, 7 a.m. yung aking biyahe, yung aking flight noon, and alas 2, nagbiyahe na po ako papuntang airport. So, masyado po ako maaga, which is mas maganda kasi at least hindi ako maiwan ng eroplano kasi nandun na ako, diba? So, yun po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at maraming salamat sa inyong pagsuporta sa aking YouTube channel. So, yun lamang. Maraming salamat. Bye-bye!